Totoo nga yun, yung tatayo ka, papahubarin ka, papahubarin ka, tapos tutuwan ka. Giniagawa mo! What's up mga kataba? Kumusta kayong lahat dyan? Sana okay naman kayo? Kung ako ang tatanungin nyo, okay naman ako? So for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon is gaano ba kahaba ang process ko pagpunta dito sa Israel? So pag-uusapan natin yan. Kung bago ka sa aking channel, subscribe na yan. I-ring nyo na rin yung bell notification sa baba para updated po kayo sa aking mga videos. Gaano kahaba ang process ko papunta dito sa Israel? Okay, uunahan ko na po kayo. For disclaimer lang, based lamang po ito sa aking experience. Kasi ito yung naging experience ko papunta dito sa Israel. Gaano nga ba kahaba? Actually, sobrang haba talaga. Actually, mahaba. Mahabang pag-iintay. Almost a year ako nag-antay bago ako nakalipad papuntang dito. 2015 ako nag-apply. 2016 ako nakaalis. Bilangin nyo, until now, mag-4 years na ako this coming November. 4 years na ako dito sa bansang Israel. Sa mga mag-a-apply, aspiring applicant ng papunta dito sa Israel, sa mga lalaki, sobrang tagal talaga. Base sa aking experience. Kasi, ang kinukuha kasi madalas dito is yung mga babae. Kahit yung magiging amo mo is lalaki, mas priority nila yung babae. Kaya dito sa Israel, mas maraming babae dito kaysa lalaki. Ganun ka bagal yung proseso ng pag-a-apply dito. Pero depende pa rin kasi may pinsan akong almost 5 months lang nakaalis siya. Depende siguro, depende pa rin. So ako, nag-antay talaga ako 1 year plus. 1 year I don't know kung ilang months ako kasi 4 years na kasi yun eh. Dahil nga sa, ewan ko, hindi ko alam. Dahil siguro sa taba ko. Pero yun nga, lahat yan, pinagdadasal ko na makaalis ako kasi gusto talagang makapunta dito sa Israel kasi isa rin to sa bucket list ko bukod sa Canada, bukod sa London, bukod sa China, New Zealand, yan ang mga bucket list ko. Unang-unang pinagawa sa akin ng pinsang ko kasi yung pinsang ko na si Mary Rose Daddis, nagtatrabaho siya noon sa agency, mag-pre-medical. Kasi bago ang lahat, kailangan mo muna mag-pre-medical para at least, di ba? Para at least kung may problema sa yung medical, magawan agad ng paraan or magamot agad. So, nag-pre-medical ako sa St. Peter, sa may Pedro Hill. Pag nagpunta ka ng abroad, may mga designated hospital lang na pwede mong pag-medical. Medicalan. Ang nakalagay sa papers ko, St. Peter. So, sa St. Peter, ako nagpa-premed. After na-receive ng agency yung medical. Walang problema. Hanggang sa hindi ko pa na-receive yung result, nagpapasalamat lang ako. Be positive lang tayo. Magpapasalamat na tayo. Sabi ko, Lord, pasalamat na ako, Lord, sa magiging result naman. Kung ano man yan, tatanggapin ko. Kung hindi man okay yan, tatanggapin ko. Pero kapag okay, maraming salamat. So, ang next step ko noon is mag-training. So, ayun nga, sinabi ko nung mga nakaraang vlog ko, ang daming pagdadaanan ba? Ang daming hirap. Sabi ko sa vlog ko noon, hindi madali, pero worth it. Doon muna tayo sa hindi madali. Kasi hindi talaga madali ang pag-a-apply dito sa Israel. Unang-unang ginawa ko, nag-pre-med. Pangalawa, nag-training ako as caregiver. 1 week sa caregiver, 1 week sa Hebrew lesson. Yung Hebrew lesson na yun is yung language dito sa Israel. So, kailangan bago ka pumunta dito, kailangan mag-aral ka muna ng lingwahe nila sa Pilipinas. May mga training center. Ang pinag-trainingan ko noon, mismo sa Ermita, Manila, is yung kalimutan ko yung ano. Wala kasi akong kodi ko. Wala akong lista talaga. Orit. Orit.
Orit agency or Orit, basta Orit yung pangalan. Diyan ako nag-training ng isang linggong Hebrew lesson at isang linggong pagki-caregiver. Bali, 2 weeks yan. Then, ayun na nga, kabado, kasi dahil sa pagti-training yan, mahirap bumagsak talaga. Mahirap bumagsak. Kasi bago mo matatapos yung training niyan in 2 weeks, mag-a-assessment ka sa TESDA. Yun, pagdating sa TESDA, kailangan pasado ka. Yun, may mga actual yan kung anong ginagawa ng isang caregiver sa pasyente mo, kung ano man ang nangyari. Kung halimbawang nahimatay, anong gagawin mo, anong first ano mo. Sa awa ng Diyos, pasado naman ang inyong lingkod. Pasado ako sa training na yun. Hindi pa dyan nagtatapos. Marami pa. Isang training pa lang yan. Marami tayong pagdadaanan. Katulad ng pag-ibig lang yan. Ang dami mong pagdadaanan bago mo siya mapasagot, di ba? Di ba lang? Jason, itigil mo yan. Ginagawa mo. So ayun, ang ginawa ko noon after nyan, habang nagtitraining, nag-aasikaso din ako ng ibang documents ko. Kasi kailangan mo ng mga yung mga basic na requirements sa pag-apply. Yung resume, kailangan yan. Kailangan yan. Tapos yung mga 1x1, 2x2, passport size. Tapos yung mga picture na nakaporma ka, formal at all, yung mga ganyan, kailangan yan. Tapos yung postal yun, yung nabanggit ko na nga ito sa dati kong vlog, postal ID, NBI, police clearance, SSS, kung meron ka, lahat ng mga luma mong IDs, kung meron ka, isasubmit mo yan. Ganyan kahirap mag-apply dito sa isa. So, ultimo old IDs mo, kailangan nila yan. For disclaimer lang po, hindi ko alam po sa mga new applicants ngayon kung ganyan pa rin, pero sa akin kasi ganyan ang nangyari sa akin. Year 2016 ganyan pa po ang pag-apply dito. I'm not sure kung ganyan pa rin ngayon, pero ang kinukwento ko po, yung experience ko po. Maswerte ako kasi single pa ako. Mahirap kapag mag-a-apply ka kung marriage ka, kung may asawa ka, kung may mga anak ka, at kung may mga magkahiwalay ka sa asawa mo or ano yan, magiging problema mo yan. Kaya ako, ay pasalamat ako kasi wala naman problema sa mga documents ko, lalo na sa birth certificate. Yan, problema yan. Kapag may mali lang sa birth certificate mo, kahit isang ano lang yan, kahit yung isang spelling lang mali yan, naku po, magkakaproblema ka talaga. Talagang kailangan yan. Yung pinakahuling interview mo sa embassy, naku, magaling sila sila dyan sa pag-compute-compute. Kapag may nakita silang compute mali dyan sa birth certificate mo. Kasi alam nyo yun yung NSO birth certificate nyo. Malalaman nyo yun, may mga number-number yan dyan sa gilid. Ewan ko kung saan dyan. Basta, pag sa embassy, kinocompute-compute nila yan. Kapag hindi yan nagtali, nako, dyan ka magkakaproblema. Uulit ka na naman dyan. Mabuti ka mo sa, sa birth certificate, walang problema. Sa lahat ng mga documents ko, walang problema. Nahirapan lang ako ng documents ko nung pagkuha ko ng postal. Kasi almost 3 months ako nag-antay. 1 month ata, 2 months bago dumating yung postal ko. Wala kasi akong postal ID noon. Kailangan yung postal ID. So nag-antay ako ng 1 month to 2 months ata. Tapos kukuha ako ng international driver's license. Magkano na international driver's license ngayon? Nung panahon ko, 2016, nasa 1,000 plus. Ewan ko lang ngayon kung magkano na, hindi ko na alam. SSID mo, kailangan ano yan. Hindi lang ID yung ipapakita mo. May papers na tayo na kasama. Galing mismo sa agency ng SS. Galing mismo sa SSS na nagpapatunay na sa'yo talaga yon, may verified by SSS kamo yon, yung parang ganun ata. Hindi lang yan, yung mga iba pa mong documents, kailangan naka-verified yan. Ganyan kahigpit. Lalo na sa mga may mga kasabayan ako noon nag-apply, yung ang problema nila is hiwalay sila sa mag-asawa, tapos kasal sila, syempre, yung partner niya is wala na kayong communication. Kailangan magkipag-communicate dahil doon, yan ang mahirap. Eh, paano kung gumagana. Hindi gumagana yung utak ko, yung ano tawag dito? Paano kung yung hiwalayin yung hindi talaga okay? Talagang yung sasabi mong wala nang pag-asang mag-usap kayo. Kahit kausapin mo man siya, nako, tatanggihan ka. Yun, may mga kasabayan ako ng ganun. So, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Kung asan ka man, sana andito ka. Halimbawa, nag-apply ka, no? Tapos may mga anak ka. Lahat yan, kukuhanan mo ng mga birth certificate yan. Isasubmit mo yan, mga documents. So, kung halimbawa, nag-apply ka, tapos marami kayong magkakapatid. Kung siyam ka, sampo. Inako po!
Yun ang sinasabi ko. Ganon din kakapal ang isasabit mo na requirements. Alam ko ganon eh. Kapag... Pero hindi ko alam. Ganon ba nangyari sa akin? Parang hindi naman nangyari sa akin yan. Ayawan ko lang sa birth certificate, ha? Not sure. Kasi nag-submit ako ng birth certificate, wala namang kasama yung kapatid ko eh. Kalimutan ko na kasi. Basta ganyan. Ayawan ko kung ganyan din ang nangyari. I'm not sure. Pangatlo, ang sumunod na nun is mag-uuwa ka. Yun. Training na naman po yan. Uuwa. For 1 week yan. 4 days or 1 week or ganyan. Not sure. Hello pala to Mamilet. Hello kung nanonood ka. Si Mamilet ang pinakamabait na teacher namin sa OWA. Hindi ko alam, not sure kung siya pa rin yung teacher sa OWA, sa caregiver. Magti-training ka ng OWA. Ganyan po. Ganyan po ang pagdadaanan mo for Hebrew lesson ulit. Yung pinag-aralan mo sa training before, doon sa TESDA, ganun din parang i-a-apply mo dito sa OWA. Kasi once na nabag sa kasawa, patay ka, uulit ka. Ganyan kahigpit. Ayokong maranasan na maulit pa. Uulit ka ulit ng training, uulit ka ng exam. Kasi sa TESDA, may exam. Ganon din dito sa OWA. Written exam, may actual exam. At least, di ba, may alam ka na before. Kasi nakapag-training ka na before. Di ba? Nag-OWA kami for 4 days ata. 3 days ba? I'm not sure. Oh, 3 days. 3 days lang pala. So, yung panghuli is yung actual at written exam. Diyan sa actual, at dyan sa written, i-combine dyan. I'm not sure. Dyan sa written pala, kung magkano yung nakuha mo, halimbawa, is ang pinaka-highest is 50. So, 30, dapat maka-30 ka, pasok ka pa rin. Kapag naka-30 ka, out of 50, pasok ka. Mabibigyan ka ng certificate galing OWA. Ganun yun. Ay, nako, nag-aral talaga ako dyan. Nag-exam ako, walang tulog. Kasi kinaumagahan, exam. So, kailangan masa ulo mo yung mga lingwahe ng mga Israelis. Alam nyo guys, kaalaman ng lahat, ang Israel, isa sa pinakamahirap hirap na lingwahe nila. Sobrang hirap ng lingwahe nila. Pati ako hanggang ngayon, hindi pa ako fluent sa Hebrew. Basic lang alam ko, pero hindi ako fluent sa Hebrew. Ang sumunod nun, pagkatapos ng training mo sa OWA, ayun, medyo malapit-lapit ka na. After niyang OWA, PIDOS na yan. Kapag nag-OWA ka pala, kataba, it means, andito na ba ang ano mo nun? Ang contract mo? Ay, ano mo? Ano tawag dun? Oo, parang ganun. Parang andito nata yung contract mo. It means kapag nabidus ka na, medyo malapit-lapit ka na sa katotohanan. Pero, back muna tayo sa medical. Pre-medical ako, di ba? Pre-medical. Kailangan mo mag-final medical. Kailan ba ako nag-final medical? Before ata ng OWA, nag-final medical ako. So, rewind tayo. Ako may naging problema ako sa final medical. Ano yun? Una, parang nagka-problema sa mata ko. Kasi diba, pababasa-basahin ka, nalito ako. Yung tatakman yung ano mo dito. Tapos lilipat na naman. Nalito ako, siguro siya kakakaba. Pero, huwag niyong problemahin yun. Hindi problema yun. Ako may naging problema ako sa final medical. Walang problema, okay lang yun. Kung may problema man dito, problema man dyan, kung hindi ka man nakabasa, salamin lang ang katapat niyan. Pagsasalamin yan ka lang. Bibigyan ka lang ng... Ano ba tawag yan? Ewan ko, parang ganon. Basta, ganon. Yung pangalawa kong problema, alam niyo kung ano? Ay, nako. Ngipin ko ang problema ko. Yan. Kailangan daw pastahan. Yan. May mga butas-butas. Nako, linisan. Nako, yan. Yan ang pangalawa kong problema. Kaya, napending ako ng isang araw ata sa final medical ko. After one day, nakompleto ko siya. Nabigyan ako ng certificate doon sa dental na okay na. Binalik ko ulit agad doon sa hospital. So, malalaman mo yung resulta is direct na yan sa agency. Bago ka naman mag-medical, may pipilapan ka dyan kung saan kang agency, galing, ganyan, kung saan ka papunta, ganyan. Natawa lang ako dun sa mga nababalitaan ko kasi, syempre, bago ka naman mag-final med, magtatanong-tanong kung anong ginagawa, ganyan. Totoo nga yun. Yung tatayo ka, papahubarin ka, tapos tutuwad ka.
Totoo nga yun. Totoo nga yun. Totoo nga yun. Totoo. Kasi balibalita ko lang naman talaga yan. Kasi bago ka daw talaga makakapag-abroad, kailangan mong, kailangan talaga yan. Ewan ko kung anong tinitingnan nila doon sa puwet mo. Hindi ko alam kung ano. May almoranas ba? O may ano ba? May tae ba? Pero hindi joke, totoo talaga. Pinatawad ako, tapos ewan ko parang ginang-ganyan yata yung ano ko. Ewan ko kung may loose-loose ba or something, hindi ko alam. Basta ganyan nangyari. Pass forward tayo. Abangan na ang susunod na kabanata. Share ko lang, kung may gusto talaga kayong maabot na pangarap, be positive lang, tsaka laging dasal lang. Talaga, yun yung the best talaga. Woo!